Hello guys! Welcome back sa ating channel. Today guys is luto-lutuan time tayo. Ang lulutuin natin for today is puro mga gulay para healthy naman. So familiar na sa atin ito guys. Siguro may hint na kayo. Ang lulutuin natin for today is pinakbet. Pero may mga kanya-kanya tayong paraan or way kung paano siya lulutuin. So today guys, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung pinakbet. So yung ating mga kailangan ay andyan yung ating okra, sitaw, kalabasa, kampalaya. Then yung ating panlahok guys is cutie-cutie lang siya, pritong isda. Then himay-himayin lang natin siya later. Then yung ating talong, garlic, onion. Then yung ating tomatoes. So, ito guys, lahat yung ating mga kailangan. And then, yung ating gagamitin na mga seasonings is andyan yung ating patis. Maglalagay din tayo ng bagoong na shrimp. Then, yung ating pepper, ajinomoto. Then, yung ating cooking oil. And then guys, yung ating fish is hinimay-himay ko na siya. Ganito lang yung ating gagawin sa ating pritong isda. So guys, ready na ang lahat. Let's start cooking! So naglagay na tayo guys ng cooking oil. So start na tayo guys mag-isa. So unahin natin yung ating garlic. So, gisa-gisa lang tayo, guys. Then, sunod natin yung ating tomato. Then, ilagay na natin yung ating pritong isda. Then, maglagay na tayo guys ng bagoong. Adjust lang natin yung ating mga seasoning. Kasi maglalagay tayo mamaya ulit ng konting patis. Then, mix lang natin. Then, ilagay na natin guys yung ating mga veggies. So, mix lang natin. Ilagay na natin guys yung ating ampalaya. Then, cover lang natin, guys. Check natin. So, ayan, guys. Ilagay na natin yung ating ibang mga gulay. Ilagay natin yung ating eggplant. So, hindi tayo maglalagay guys dito ng water.
kasi gusto ko ano, medyo dry yung ating pakbed. So ayan. Tsaka mag tutubig naman guys yung ating mga veggies. So ilagay na natin yung ating extra. Then, yung ating sitaw. So, mas gusto ko sa gulay, guys, is yung hindi siya malata. Yung medyo crispy pa. Crispy ba? So, half cook lang, guys, yung ating gagawin sa ating veggies. So, cover lang natin ito ulit. So, i-check natin guys. Ayan. So, maglalagay tayo guys ng konting patis lang. Then, yung ating pepper. Then, konting ajinomoto. Depende na sa inyo, guys, kung gaano kadami yung mga pampalasa or yung seasonings na ilalagay. Adjust lang natin palagi yung ating ilalagay na seasonings. Mas mabuti na, guys, yung kumulang kesa sumobrang alat. So, ayan guys, ganito lang kasimple yung ating pinakbit for today. Nilokan lang natin ng pritong isda at saka bagoong. So, ready to serve na guys yung ating pinakbit. So, ganito lang siya kadali. So, ayan guys, ready to eat na yung ating pinakbit. So, ganito lang guys, kasimple yung ating recipe for today, pero napaka-healthy kasi puro gulay lang at saka pritong isda lang yung ating nilagay. At syempre, pag may gulay, masarap pag may tuyo. So, ayan guys, nagprito din tayo ng tuyo kanina habang nagprito tayo ng ating isda para sa ating pinakbit. So, ayan. Ang sarap kumain, guys, pag ganitong ulam. Pero si hubby ko, hindi siya talaga nakakain ng ganito. So, tawa na lang siya ng tawa kasi may naaamoy na naman siyang hindi maganda. Ayaw niya ng amoy ng tuyo. Pero hindi niya alam na super sarap. So, alam ko, guys, na agree kayo sa akin na kahit tuyo lang is ulam na. Then, may pinakbet pa tayo. So, sana guys, nagustuhan ninyo yung ating recipe for today or ating luto-lutuan for today. At nagpapasalamat ako sa lahat-lahat ng mga organic friends ko na laging nandyan. Especially yung laging present sa aking premiere. Salamat sa time. At pagpasensyahan nyo na guys palagi yung aking mga luto-lutuan kasi ito lang talaga yung kaya ng aking powers at saka happy lang talaga ako guys na i-share sa inyo. So, thank you so much at hanggang sa susunod. Bye! Ingat tayo palagi guys. Pag nasa labas tayo, doble-doble ang ating pag-iingat. So, thank you so much guys. Hanggang sa susunod. Bye-bye!